Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano ang pinaplano ni Irene kay Robert? Sasabihin niya na kaya kay Robert na siya ang totoong asawa ni Carlos. Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Sa loob ng kulungan, habang busy ang lahat sa medical mission ng Apex, pumayag si Giselle na palabasin daw si Moira sa selda neto. Dahil may gusto siyang makita kay Moira na kung totoo ba na nagbago na ito. At maya-maya dumating na din si Lynette. Sumakto naman na kakalabas lang ni Moira sa selda. Nagkasalubong silang dalawa. Paggalit na sinalubong ni Lynette si Moira. At sa kabilang dako, dumaan ang grupo ni Madam Lotus. At doon nalaman ni Madam Lotus na kabit lang si Lynette. Humarap siya kay Lynette at sinabi niya dito na pinatay niya ang kabit ng asawa niya. Natahimik si Lynette. Bigla siyang natakot kay Madam Lotus. Maya-maya bigla na lang lumuhod si Moira kay Lynette. Nagsabi siya kay Lynette na patawarin mo ako, Lynette, sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. At pinagsisihan ko na lahat yon. Umiiyak si Moira. Nagulat sila Madam Lotus sa ginawa ni Moira. At ganun din ang mga nurse ng Apex. Nagulat din si Lynette kay Moira. Hindi niya akalain na gagawin ni Moira yung ganung bagay. Bigla niya sinabihan si Moira na, "Tumayo ka dyan, Moira. Huwag mo akong dramahan. Alam ko na yung mga drama mo. Kaya itigil mo na yan. Alam mo kung ano ang isasagot ko sa'yo. At hindi ako naniniwala na nagbago ka na. Kaya pasensya ka na, Moira. Hindi kita mapapatawad sa ngayon." At umalis na si Lynette. Nang paalis na si Lynette, sa kabilang gilid, bigla na lang natumba ang malalaking kahon. At ang nilalaman neto ay ang mga gamit ng medical mission at ang mga donasyon. Nagulat ang lahat sa nangyari. Hindi nila alam, isa ito sa pasabog na gagawin ni Madam Lotus. Dahil gusto ni Madam Lotus gumante kay Giselle. Dahil sa hindi siya pinagbigyan ni Giselle sa hiniling niya na sana makalabas daw siya sandali para makita niya ang anak niyang nasa hospital. Ngunit hindi kinausap ni Giselle si Warden para pakiusapan sana ang hinihiling ni Madam Lotus. Nang mahuhulog na ang mga kahon sa likod ni Lynette, dali-daling tumakbo si Moira papunta kay Lynette. Niyakap niya sa likuran si Lynette at kay Moira nahulog ang mga kahon. Sumisigaw si Moira, tinatawag niya si Lynette. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Moira. Hindi nila akalain na ililigtas ni Moira si Lynette. Maya-maya, nagtulungan ang mga tauhan para iangat ang mga kahon. Nang matanggal na ang mga nakadaga na kahon, dinala si Moira at Lynette sa clinic. Samantala si Madam Lotus nagpunta kay Annalyn dahil parang nakikita daw niya ang anak niya kay Annalyn. Dahil magkasing edad lang daw si Annalyn at ang anak niyang si Carla. Habang kausap ni Annalyn si Doc Lindon at Reagan, lumapit si Madam Lotus sa kanila. Tinanong ni Madam Lotus si Annalyn kung pwede ba niyang mahawakan ang kamay ni Annalyn. Nagulat naman si Annalyn. Sabi ni Madam Lotus, pasensya ka na kasi namimiss ko lang ang anak ko. Galit siya sa akin dahil masamang tao ang nanay niya. Umiiyak si Madam Lotus. Sabi ni Annalyn, hindi naman po porket may nagawa kayong krimen ay masamang ina na kayo. Ngumiti si Madam Lotus kay Annalyn. Sinabihan niya si Annalyn na maraming salamat Dok. Sana ganyan din mag-isip ang anak ko. Maya-maya nagtanong si Annalyn kay Madam Lotus kung ano ang pangalan ng anak niya. Sinabi naman ni Madam Lotus ang pangalan. Ito ay si Carla. Nagulat naman si Annalyn at sinabihan niya si Madam Lotus na kanina ka pa po namin hinahanap dahil may gustong ipaabot sa iyo si Carla. Ito po o. At binigay ni Annalyn ang ginawang origami ni Carla. Gawa ito sa papel. Sinabi din ni Annalyn na mahal na mahal siya ni Carla at miss na siya neto. Bigla tumulo ang luha ni Madam Lotus. Niyakap ni Annalyn si Madam Lotus. Maya-maya sabi ni Madam Lotus, ito yung pangako namin ni Carla dati. Nagagawa kami ng madaming origami. Hindi mapigil ni Madam Lotus ang luha niya. Sobrang nasasaktan siya sa nangyayari sa kanila ng anak niya. Sobrang miss na miss niya na ito. Maya-maya nagsabi si Madam Lotus na, iyakap mo na lang ako sa anak ko Dok. At pakisabi na din sa kanya na mahal ko siya. Sabi ni Annalyn, makakarating po.
Huwag po kayo mag-alala at gagaling po si Carla. Samantala sa East Ridge Hospital, gigil na gigil si Doc Carlos kay Irene dahil sumusobra na daw ang bibig neto. Kung ano-ano na daw ang lumalabas sa bibig ni Irene. Kaya hinila niya si Irene papunta sa isang kwarto. Nagulat naman sila Chang Susan at Chosa sa ginawa ni Carlos. Sinabihan ni Carlos si Irene na isang beses pa, kapag hindi mo inayos ang bibig mo, masasaktan ka na sa akin. Huwag mo antayin na masaktan ka pa bago ka tumigil. Kaya umayos ka, Irene. Kilala mo ako. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin, kaya ngayon pa lang umalis ka na. At huwag ka nang magpapakita dito. Bigla natakot si Irene dahil nasasaktan siya sa hawak ni Carlos sa braso niya. Maya-maya, sinabihan niya si Carlos na, "Oo na, pero hindi mo pa rin ako maaalis sa buhay mo dahil ako pa rin ang asawa mo. Kahit sabihin mong papel na lang," at umalis na si Irene. Samantala, pagkatapos ni Carlos makausap si Irene, naabutan ni Carlos sa labas sila Chang Susan at Chosa. Lumapit si Carlos kay Chang Susan at humingi siya dito ng pasensya na sa sinabi ni Irene kanina. Maya-maya nagtanong si Josa kay Carlos kung bakit daw andi dito pa din sa Pilipinas ang ex-jowa niya na si Irene. Sabi ni Carlos, "Hindi ko nga din alam. Ang alam ko lang, magpapacheck up siya dito sa Pilipinas." Natahimik si Josa. Maya-maya si Chang Susan naman ang nagsalita na baka naman Doc aagawin kanya kay Lynette dahil may gusto pa siya sayo. Bigla nagsabi si Carlos na, "Chang, mahal ko si Lynette at tapat ako kay Lynette. Hindi ako katulad ni RJ na may asawa na nga naghahanap pa ng iba." Natahimik si Chang Susan at Josa. Maya-maya nagpaalam na si Carlos. Samantala sa Apex Hospital, nagpunta si Irene dahil may plano siyang gustong gawin. Pagdating ni Irene sa Apex, napansin niya sa lobby si Robert. Napangiti si Irene dahil mukhang napapadali daw ang plano niya. Nilapitan niya si Robert. Maya-maya kinalabit niya ito at tinanong kung si Robert tanyag ba ito. Nagkunwari si Irene na hindi niya pa ito nakikita o nakikilala. Nagulat naman si Robert dahil hindi niya kilala si Irene. Maya-maya pinakilala ni Irene ang sarili niya kay Robert. Sabi ni Robert, "Pasensya na, pero nagkita na ba tayo? Bakit mo ako kilala?" Bigla nagsabi si Irene na, "Hindi pa, pero madami na akong naririnig tungkol sayo. Mga bali-balita. Alam mo na ang chismis, diba? At ang huling nabalitaan ko kasi ay mas malala ang napangasawa mo." Nagtataka si Robert dahil hindi niya kilala si Irene. Sabi ni Robert, "Wala na yon, nakakulong na si Moira at hiwalay na kami." Sabi ni Irene, "Pasensya na, ang dami ko na atang nasagap na balita tungkol sayo. Nagkaroon lang ako ng interesado. Bigla kasi ako naawa sayo. Kasi napagdaanan ko na din yan dati." Nagugulat si Robert kay Irene dahil bakit daw bigla ito nagkikwento sa kanya. Pero sa isip ni Robert, mukha naman daw mabait si Irene. Kaya okay lang na magkwento ito sa kanya. Pinakinggan ni Robert ang kwento ni Irene tungkol sa asawa neto na sinasaktan siya. Maya-maya nagsabi si Irene na kung pwede sila maging magkaibigan dahil wala siya gaanong kaibigan dito sa Pilipinas. Napa-oo naman si Robert at napangiti naman si Irene. Madami-dami pa tayo aabangan kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.